Follow-up question. So, dagdag katanungan, medyo dinagdagan ko yung regalo. Dati t-shirt lang, ngayon may shampoo na at sabon. Package deal. Para naman mainggan nyo sila magtanong. So, dagdag katanungan kapatid. Mga kapatid, kababayan, kaigsuunan. Sino po may katanungan sa inyo? Ikaw po sister, may tanong po? Ikaw brother, about sa Islam, paglininaw, ano bang Islam, sinong Muslim? Wala po, may regalo dito. Kahit anong tanong. Ikaw brother, isip pa. Oh. Ikaw brothers, may tanong po kayo? Ha? Wala po? Ah, masyalas. Talagang dagdagan ko ang regalo ni brother. Dagdagan ko na. Kunin mo tong sabon at shampoo, brother. Kunin mo. Sabon at shampoo, kunin mo yan. Ustad, may dagdag katanungan si brother. Bakit daw bawal kumain ng baboy ang mga Muslim? Siyempre kakatayin mo na yung baboy. Di ba? Bakit daw hindi tayo kumakain ng karne ng baboy? Masyaallah. Ah, ito si Ustad. Pakisagot Ustad yung katanungan niya. Oo. Hawakan mo rin yan. Sabay mo hawakan. Hawakan mo lang. Hawakan lang? May kinyan sa... Huwag na lang yan. Para video kasi. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa lahat. Magandang katanungan ng ating mga kapatid, no? Sa totoo lang, yung tanong na yun, ano yung tanong? Bakit? Bawal kumain ng baboy daw. Ang mga? Muslim. Ay hindi ang Muslim ang pinagbawalan. Hindi. Kasi ang Bible, kung susundin lang, ay hindi ang Muslim ang pinagbawalan. Kasi ang Muslim hindi kumakain ng baboy. Ang pinagbabawalan yung kumakain ng baboy. Di ba? Kasi kung ako tanongin nyo, bakit ikaw pinagbawalan? Bakit ako pagbawalan, hindi naman ako nakain yan. Di ba? Kayo ang pinagbawalan. Actually, maganda. Hindi kasi natin na bye-bye ng husto. At hindi itinuro sa atin talaga ng husto. Sa Biblia, kung kayo ay tunay na mga Kristiyano, kayo sana ang nagsunod nito. Bakit? Kasi ang lahat ng katuruan na sinusunod ng mga Muslim ay itinuturo sana sa mga Kristiyano. Bakit? Sa Quran, sabihin nyo kasi na, ay, ang Quran kasi, huli na yan. O dito tayo sa nauna. Di ba? Ang Biblia nagtuturo na huwag kainin. Pero sino ang hindi nagturo? Ezekiel 22, versikulo 26, basahin natin. Sa Bisaya, sino ba Bisaya dito? Pataas. Ha? Ayan, marami pala Bisaya dito. Bisaya, ha? Hindi yan ano, yung lipat-lipat na pagkasabi. Ang sabi doon sa Ezekiel 22, versikulo 26, ang sabi doon, ang iyang mga pari, wala mutuman sa akong balaod. Gilapastangan niya ang akong mga tulumanon. Wala siya magtudlo sa mga limpyo o sa dili limpyo. Pariho, alang kaniya ang balaan o ang dili balaan. Kinsa nagsulti? Pari. Wala nila ituro. Wala. Kaya, dahil kami sinusunod namin ang ating tagapaglikha na mayroon parang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na malinis at hindi malinis, yun, sinunod namin. Dito tayo sa baboy. Sa Levitico 11, versikulo 7 hanggang 8, sinabi doon, ang Diyos nagsabi, ang baboy
baak ang kuko. Ngunit hindi ngumunguya sa kanyang kinain. Marumi. Ito para sa inyo. Huwag na huwag kayong kumain sa laman nito. Ang nagsabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Siya ang naggawa eh. Siya ang nakakaalam. Sino ang sinabihan? Ang propeta Moses. Sa Deuteronomy 13 verse 14 versikulo 7 hanggang 8, ganun din ang pagkasabi. Ang baboy marumi. Sa Deuteronomy 'yon. Abante tayo sa Isaiah naman. Sa Isaiah Kapitulo 66, versikulo 16 hanggang 17. Okay, lagpasan natin yung iba. Sige, kain na tayo. Siguro, pag kumain kayo, sasabihin ninyo, sarap eh. Titingnan natin sa Isaiah. Ang Diyos sa pamamagitan ng apoy at sa kanyang tabak, no? Paparusahan niya ang kumakain ng baboy. Lista ninyo yan. Hindi sa aming libro yan. Huh? Sa Kristiyano yan. Ang baboy pag kinain, susunugin ang mga tao na kumakain ng baboy. Ngayon, gusto niyo sunugin? Huh? Dito tayo sa bagong tipan. Kasi ay, wala na ba? Luma na yan. Tama yun. Luma na nga naman. Ang Diyos ba noon at saka Diyos ngayon nagkaiba? Naluluma ba ang Diyos? Hindi, guni-guni lang natin yan. Sa panahon ni Jesus Kristo, kasi sinabi kasi doon sa lumang tipan na marumi. Marumi, di ba? Hindi naman sinabi na nadumihan. Di ba? Iba ang marumi at iba ang nadumihan. Bakit? Sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga nilalang, mayroon ng marumi at mayroon ng malinis. Bakit sa amin hindi naman tinuturo yan? Eh, panahon ni Jesucristo, kain na lahat. Titignan natin. Siguro ngayong hapon na to, hindi ko masasabi ang bawat isa sa atin ay kakain talaga nito. Okay. Sa Marcos 5, versikulo 12 hanggang 13. At ang mga maruming espiritu nagmakaawa kay Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Tandaan yan. Nagmakaawa yung mga maruming espiritu. Na kung maari, palabasin kami mula sa mga tao at papasukin sa mga baboy. 13, at ang mga maruming espiritu lumabas sa tao at pumasok sa mga baboy. Sino ang nagpahintulot? Si Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang hindi natin naintindihan, ano ba yung marumi? No, ano marumi? Hindi maliwanag eh. Titignan natin. Sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 30 hanggang 32. At ang mga demonyo. Uy, demonyo na. Kanina, maruming espiritu pa lang. Dito mention. At ang mga demonyo nagmakaawa kay Jesus Kristo na sana'y palabasin sila mula sa tao at papasukin sa mga baboy. Ngayon, kakain ka ng baboy. Katuwiran, hindi bro. Kasi yung baboy na napasukan ng demonyo, tumalon mas dagat doon sa bangin. So dahil nanggilala sila, tumalon. Wala nang demonyo ron. Kasi tumalon na eh. Ang tanong, patay na ba ang demonyo? Ha? Kung patay na demonyo, wala nang demonyo ngayon, di ba? Wala na tayong ipangangaral. Kung ang demonyo marunong pumasok, maglabas pa kaya? Hindi. Eh, nasa iri pa lang
Labas na yun. At saan sila uli papasok? Sa baboy pa rin. Saan? Mabasa uli. Sa Lucas 8, versikulo 28 hanggang 32. At ang mga demonyo, saan ang nauna? Mateo o ang Lucas? Di ba? At ang mga demonyo nagmakaawa kay Jesus Kristo na sana palabasin sila sa mga tao. Kasi ang istorya nito, ang tao, pinasukan ng maraming demonyo. Nagmakaawa na palabasin sila sa tao at papasukin sa mga baboy. At pinahintulutan sila ni Jesus Kristo. At ang mga demonyo lumabas sa tao at pumasok sa mga baboy. Ang tanong, brother, kakain ka pa kaya ng baboy? Eh, mayroon palang demonyo. Kaya, sa salita pa lang ng baboy, anak mo, magkalat sa bahay, maglaro, kalat-kalat yan bahay, sana sabihin mo, hoy, ano ba kayo? Para kayong mga baboy! Di ba? Pangitig na, no? Bakit hindi man sabihin na, oh, ba't kayo nagkalat-kalat? Para kayong mga baka. Wala, no? Ang ginagamit, baboy. Pag nag-away ang mga asawa, mag-asawa, baboy ka! Baboy ka! Pag ang katulong nagtapon ng basura sa kapitbahay na bakuran, sabihin, ikaw baboy ka talaga! Baboy ka! Bakit hindi ginagamit yung ibang mga pinulot? Na, oh, baka ka! Wala man, ano? Wow. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi kami ang pinagbawalan. Hindi ang Muslim ang pinagbawalan. Sapagkat ang Muslim ay nag-aaral sa banal na Quran, pinag-aralan ano ang mabuti at hindi mabuti. Ano ang malinis at hindi malinis. Kaya kami, kahit na magkalat pa yung baboy, hindi talaga namin kinakain. Bakit? Marumi. Mayroon akong example, ha, kung gaano karumi ang baboy. Ang baboy kasing dumi ng arenula. Alam niyo yung arenula? Ha? Alam niyo yung arenula? Ganun karumi. Bakit? Kasi kahit malinis pa, bagong bili, yung nanay ko nakapagluto sa may kasalan, naubusan ngayon na lalagyan. Eh, ang nabili yung arenula. Yun ang pinaglagyan ng mga kaldirita. Yan. Ngayon, siyempre, ang mga bisita, oras na napagkain, uy, eh, kain na kayo, kain. Pagtingin, arenula man. Uy, magkahawig pa ang laman. Ang mga bisita, hindi kumain. Sinabihan nanay ko, malinis yan, bagong bili, may balot pa nga yan eh. Pero, kahit kayo, personal, no, sa inyong sarili lang, mag-imbita kayo ng inyong mga kumpari, mga bisita, ng mga degree holder. Irinula ang inyong paghainan. Hindi sila kakain. Kaya kaming mga Muslim, kahit magkalat pa yung baboy dyan, hindi namin kayang kainin sapagkat sinabi ng ating tagapaglikha, marumi. Pwede niyong hugasan. Hindi, hinugasan mo yan. Nakapigiri yan eh. Marumi. Iba ang marumi at saka nadumihan. Ang nadumihan, pwede mong linisan. Pero ang marumi, halimbawa, ang dumi ng tao. Dumi, di ba? Pag sinabing marumi yan, hindi mo, kahit na kislan pa niyo, hugasan pa ng gusto, lagyan sa salaan, tapos sa ingin uli, ay hindi mo kayang kainin yun. Dahil marumi talaga. Ganun po ang aming panukala sa pinagbawal na baboy. Inshallah, ang lahat ng mga nandito nakarinig, sana'y maunawaan nila. Ang hindi lang nila naunawaan, hindi ipinaliwanag sa bawat isa sa mga pastor, mga ngaral sa ating bawat isang sikta. Dito na lang, maraming salamat sa ating mga kapatid na nagtanong tungkol sa pagkain ng baboy.